Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon nga pala ay January 9, 2021 at sa oras na 6 a.m. At yan nakikita nyo na yan, yan ang Bayani Road. At itong papalinga ng camera, ito po yung libingan ng mga bayani na kung saan dito mamaya dadalhin sa huling hantungan ang labi ng ating MMDA Chair General Danilo D. Lim mamayang 9 ng umaga. Kaya abangan lang natin ha, dahil sa ngayon ay magmamas pa yata dun sa may mortuary, dyan sa may Heritage Park. Diyan lang, sa kabila lang nitong libingan ng mga bayani. So ngayong umaga, andito na yung ibang ahensya ng MMDA. Lahat po dito ay mag-a-attend ng funeral mamaya. So ito na ibang team. Ang nakikita ko dito, itong sidewalk clearing operation. Hi! Oh, ito na buong team. Basta ang pupunta dito ay saring-saring ahensya ng MMDA. At ito na yung buong team ng Task Force Special Operations Group na sa pamumuno ni Colonel Rojas. Ayan, lumiliwanag na ng konti. Ito si Colonel. Magtanong tayo ng kunting informasyon dito kay Colonel Rojas. Ayan, oh. Sa totoo lang mga kabayan, ngayon lang ako makakapasok dito. Ngayon may medyo lumiliwanag na sa oras na 6:15 ng umaga. So habang nag-iantay tayo dito, maghingi tayo ng kunting information kay Colonel Rojas. Sir, magandang umaga po. Ano po ba ang mangyayari ngayong araw na ito, simula ngayong 6 hanggang 9 ng umaga? Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ngayon po, itong special day o araw ng ating mahal na chairman ng MMDA na si General Danilo De Lapos Lim, AAP retired. So ngayon, ito ang araw ng kanyang libing, ang labi ng ating mahal na chairman. Narito po ko lahat ng buong ahensya ng MMDA na sumusuporta sa kanyang pagdadala sa huling, sa kanyang huling hantungan. So ngayon, marami nang narito, lalo na yung mga ibang ahensya ng o department ng MMDA na nandiyan na lahat ng mga bulaklak kinuha na doon sa mortuary sa heritage. With respect, yan po talaga ang tradition, lalo kung ikaw ay retired military. Dito dinadala sa libingan ng mga bayani ang mga ating mga kasundaluhan mula sa rank of general pababa na kung sino pumanaw dito nililibing. Siyempre, pagdating doon, another masuli. Pagtupi nung flag, pag-abot sa kanyang mahal na asawa at kanyang anak na nag-iisang anak na si Aika. So, yun po. Inuulit ko po, ang buong ahensya ng MMDA, napakalungkot. Nalulungkot o talaga sa biglang pangyayari pagpanaw ng ating mahal na chairman. Isang katanungan lang, Colonel. Para sa akalaman natin mga viewers, matagal na po ba kayo magkakilala ni General Lim? Opo, matagal na po kami magkakilala. Actually nga po narinig ko lang pangalan niya o na ano ko lang siya yung taon nung 1989. Doon ko po na-meet si late General Danilo Lim. Ang rank ko niya yung time na yun, kapitan. Rank of Captain sa Philippine Army si General Lim. Ako naman ay nasa Marines. Ang time na yun ay second lieutenant ako, junior second lieutenant
noong 1989. Doon ko siya na-meet ang kanyang pagkatao na isang mabait at napaka-respetong bilang military officer. Nagsama kami, na-meet ko siya hanggang ngayon. So, kung tutusin po ay pagsasama namin ni late General Lim, yun ay malaking ano, kung masano ay kayo na pong bahala kung i-off the record nyo o on the record. Nagsama kami sa loob ng jail, sa loob ng kulungan noong 1989. Kami po involved noong time na yon, 89 kudeta. At nagsama kami sa loob ng kulungan. Mag-roommate kami, isang kulungan. Dalawa kami sa loob ng kulungan. Ang pagkatao ni sa aking personal ano, nung ma-meet ko siya doon at nakasama ko sa loob ng kulungan, napakatahimik na tao. Tahimik na tahimik lang. Yung everyday na gawain namin sa loob ng ang selda, early morning, napag ako nagising sa ano, matutulog siya ng midnight, nagbabasa ng mga pocketbook. Pagkagising yan, alam ko to, ano, yung pala pagputok ng alas 4, alas 2, nagbabasa pa rin ng pocketbook. So, pag ano ng araw, pumutok na yung mga 6, ano, saka siya nakaka-idlip. Then, yung daily activities namin sa loob ng kulungan, normal na yon. Then, andun nagpapapawis, nagja-jogging sa loob ng kulungan, ano lang. Then, yun ang gawain namin hanggang nagsama kami ng 2 taon sa kulungan. Then, after ng kulungan, ayun na, balik na kami sa serbisyo. Nandun pa yung kumustahan pa rin. Okay. Hanggang sa ano. Kaya, pag-retired ko, lumapit ako sa kanya. After my retirement noong 2015, in 2018, nag-call ako sa kanya, nag-courtesy call. Then, yun, napasok ako sa MMDA. Pero mula 2015 up to 2017, nasa private ako na pinapasukan. Corporate, sa CEO Oil Company. And ito nga, napunta sa MMDA 2018, January, hanggang sa ngayon. Malaking pasasalamat ko sa aking chairman na ako nakapasok sa MMDA. Nalulungkot sa puno aking pamilya. Yun po, maraming salamat. Maraming salamat, Colonel, at magandang umaga. Magandang umaga. Kayo na pong mano, kung merong ano, i-correct na lang. Salamat po, salamat. So ayan ang gate, mga kabayan, ng libingan ng mga bayani. So abangan na lang natin yung mga susunod pang activities dito. At ang pinaka-importante, aabangan natin yung convoy ng funeral dito sa tapat nito, nitong harap ng libingan ng mga bayani. Ngayon nga pala ay 6:30 ng umaga. So nasa loob tayo ngayon ng libingan ng mga bayani. At titignan natin kung saan ilalagak yung labi ni General Danay Nulim, na kung saan yan ang ating MMDA chairman. Sa bantang kaliwa na yan, yan ang libingan ni late President Marcos, yung lugar na yan. Ang ganda pala dito sa loob. Dahil mamaya, baka wala tayong chance makalapit dito sa lugar kung nasaan ilalagak itong labi ni Chairman.
dito. Siguro mga kulang-kulang isang kilometro ang layo sa gate. So nandito tayo ngayon sa gate. Yan ang makikita nyo pagpasok nyo dito sa libingan ng mga bayani. Yung arko na yan, ang tawag pala dyan ay Heroes Gate. Parang pwede umakyat sa taas. May akyatan nga sa taas, pero sarado. Sarado. At ito yung comfort room. Malamang gagamitin yan mamaya sa gun salute. Good morning sa inyo lahat, Makati Riders. 7 ng umaga. Good morning sa inyo lahat. Ito yung magigiting nating team. Ito yung mga naka-white. Isa rin to sa mga ahensya ng MMDA na madadagdagan pa. Sila ay mga taga MPCG. Ayan. Sa oras na 8:40 ng umaga, yung nakikita nyo sa likod natin na kung saan dyan ilalaga ang labi ng ating mahal na chairman Daniel Lulim. Nandito tayo sa location na kung saan dito ang huling antungan ng ating mahal na MMDA chairman Danilo Lim. So ito na si Colonel Rojas. At habang nag-aantay tayo ng mga iba pang aktibidades, punta muna natin yung libingan ni ni dating presidente Pangulong Marcos at titignan natin kung sino yung makatabi. Sama muna kayo ha. Ay, ito pala yung libingan ni Angelo Reyes. Magkakatabi lang. Dito, tignan natin dito sa tabi ni General Angie Reyes. Maximo Sullivan. Good morning, ma'am. So ayan, pagpasok natin doon sa may main gate, yun sa may Heroes Gate, meron na namang isa ditong circle. Tignan natin ito kung si ito nasa gitna. Ngayon lang talaga ako nakapasok dito, kaya sama lang kayo ha. Dito tayo sa gitna papasok, para maganda yung entrada yan sa may flag.
Ayan o, yan ang libingan ni Presidente Marcos. Titingnan natin mamaya, pero sandali lang. Ito nga interesting sa akin or sa atin, ito yung nasa gitna ng libingan ng mga bayani. Oh, here lies a Filipino soldier whose name is known only to God. Yun ang nakalagay. Matanong nga natin, ito, tignan natin dito sa ito, tignan natin itong libingan ni late President Ferdinand Marcos. Sir, good morning. Medyo na interesado lang ako dyan kasi first time dyan sa gitna. Sino po ba ang nakalibing dyan? Meron bang nakalibing dyan? Wala pong nakalibing dyan. Representation lang po yan ng ano, ng dyan po kasi ginaganap yung replaying ceremony. Pag may mga lalaking activity dito pong ginaganap. Wala pong laman yan, parang ano, ang na may nakasulat dyan, Tomb of the Unknown Soldier. Kasi may mga nalibing dito sa ano, hindi ko lang ano, sure kung section 1 to, may mga nilibing dito na mass grave, gaya nung sa Death March, World War II, mga ganon. Hindi malaman yung mga pangalan, kaya parang nilagyan dyan, tapos nakalagay Tomb of the Unknown Soldier yung kanilang memory na lang. Opo. Maraming ito salamat, sir. So ito yung po, ito yung libingan ni President Marcos. Talaga may tolda at may naglilinis. Kamukha talaga ni Bongbong Marcos nung kabataan ni Presidente. Yung pirma niyo, Siang Siap, ayan talagang original na pirma niyo. Sa mga millennial nga pala, i-search niyo yung pirma ni late President Marcos. Yan na yan. Okay, tara na. Sa gilid ni President Marcos, ito mga presidente rin dito. Apat na presidente. Yo, titingnan natin kung sino ang mga ito. Leonela Inday de Mataga Garcia. So, ayan ang kay dating President Marcos. Dito, tingnan natin dito. Pagkagaling doon, ito, ito kay Diosdado Macapagal. Malamang earn ang nakalagay dito, ma'am, no? Earn.
Katulad, gayto siguro mangyayari diyan sa libingan ni ano ng ating chairman Danilo Lim. Ganyan siguro mangyayari. Ayan, magkakalapit lang sila. Carlos P. Romulo. Marami pa raw yan doon sa bandang kaliwa, pero malayo na. Masyadong marami. So okay na yung pinakita ko sa inyo. At least katulad ko, first time nakita natin tong loob ng libingan ng mga bayan. Sino ba itong may ilaw dito? Ayun o, tingnan nyo natin dito. Hindi ko alam. Ano ba ito? Wala tayong mapagtanungan. Ah! Ito! Kaya Ma'am Heidi Yurak. Ito pala yun. Ganda. Nga lang, hindi ito pa nalilinis. Sa oras na 8:40, ito na ang preparasyon dito. Oras na 9:20, ayan ang main gate. Ayan yung mga ahensya ng MMDA, naka-formation at nag-aabang sa convoy ng funeral ng ating mahal na MMDA chairman, Danilo Lim. At dito sa bandang kaliwa, ito, dito ilalagay yung urn. Sa oras na 9:30 ng umaga, ito na yung command car na maghihila dito sa may Quezon. Ngayon, kaya nag-live na tayo ngayon, ipapakita ko sa inyo ito. Dahil yung Quezon sa kayong command car nilipat doon. So dito tayo pupwesto ha, sa lugar na ito. Tingnan niyo yung preparation dito. So mamaya manood na lang kayo. Hindi ko alam kung ano mga mangyayari dito, pero itong preparasyon, baka dito yung 21 shot sa lugar na ito. Nilipat na yung Quezon sa kayong command car doon sa unahan. Dito tayo mag-aabang para kuha natin lahat. Kaya dyan lang kayo ha. Ayon sa mga officer dito sa loob ng libingan ng mga bayani, ay parating na. So ito yung Heroes Gate. Pagpasok nyo sa gate ng libingan ng mga bayani, ayan siya. Ito na si Ma'am Aloy, yung may bahay ni General Lim. At yung kasama yung anak na si Ma'am Aika.
We would like to inform everyone on the arrival of the release of the late Brigadier General Danilo D. Lim, Philippine Army Chairman MMDA. We shall now have the entry of honorary pallbearer. Please. We shall now witness the arrival honor. Tanghal! Ha! Tanghal! Ha! We shall now move on with the funeral march. Thank you.
Harap sa kanan. Tayo sa may location kung saan nilalabas yung hindi ating ngayon picture man na nanigulim tapos doon naman ating kukunan sa unahan. So ipakita ko lang itong mga nag-aabang dito. Good morning. Malayo lang dito ang lakad natin. Ito nga pala nakikita nyo, ito ay internal or mga ahensya ng MMDA. So ito ng task force sa unahan or sa hulihan. Hindi ko na alam. Yung unahan, diba doon sa may. Ay, good morning po sa inyo. Good morning. Good morning po. Ang team. Good morning. Good morning, sir. Kablaan. Lahat ang team andi dito. Good morning, task force. Good morning. Napapanood kayo ng ating mga kabayan sa iba't ibang bansa. Naka-live tayo ngayon. Ito, ito na yung location. Dito natin sila aantayin. Oras nga pala ngayon ay 11:15 ng umaga. Yung
proceed with the gravesite. The final commendation will be officiated by Major Pauli Guzman, Chaplain Service, Philippine Army. Please. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. This is the will of the one who sent me, says the Lord, that I should not lose anything that he gave me, but that I should raise it on the last day. The Gospel of the Lord. Praise to your Lord Jesus Christ. Prayer over the place of Kumital. Lord Jesus Christ, by your own 3 days in the tomb, you hallowed the graves of all who believe in you, and so made the grave a sign of hope that promises resurrection, even as it claims our mortal bodies. Grant that our brother, Brigadier General Danilo de la Cruz Lim, may sleep here in peace, until you awaken him to glory. For you are the resurrection and the life. Then he will see you face to face, and in your light will see light and all the splendor of God, for you live and reign forever and ever. Amen. Please. Please remain standing. Tonghol! The military host will now hand over the flag to the wife. You may now remove the armband.
The immediate family may now have their floral offerings farewell. Other relatives and friends may follow. Maraming salamat sa iyo, Chairman Caniloling, sa inyong ambag sa bayan. Maraming salamat po. Okay mga kabayan, so hanggang dito na lang. So maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. Hanggang sa muli. God bless us all. Bye for now.